nakapag siya, kukunin namin yung TRC niya is meron kaming in-meet. Alam mo. Morning, guys. Isang maganda at maulang umaga po sa Poland. Yes, sa Pilipinas. I hope, alam kong mailit yan. Mm-hmm. So, ayan guys, good morning. Today is May 24, 10 a.m. So, pabiyahe tayo pa Poznan because kukunin natin yung ano ni Daddy, yung kanyang TRC. Ayan, tabayehe. Sa wakas, may TRC na rin si Daddy. So, ayan, kung napanood niyo yung last vlog namin about yun sa aming, sa aking TRC. So, ayan. So, ngayon, siya naman. And, guys, bukod sa kukunin namin yung TRC niya, is meron kaming in-meet. Alam ko, halos lahat ng subscribers namin, lahat kayo guys, is kilalang kilala nyo siya. And alam kong inaabangan nyo din yung vlog niya. Ito na yung request nyo na na mag-collab kami. So, pwede kami mag-vlog mamaya. So parang meet, friendly meet lang to guys. Parang friendly meeting lang. Dahil nga, may meeting din kami about sa, yun, may mga ibang tatalakayin kami mamaya. So, yun. Yung tatalakayin namin is, abangan nyo na lang. Para din sa inyo yun, guys. So, ayan, makikipag collab tayo dito sa taong to. Para din naman sa benefits to ng lahat subscriber, and sa mga subscribers namin mga na inaabangan. Alam ko isa din to sa mga inaabangan nila. So, yun guys, mamaya mamimit na natin ang ating sa amin friend namin and idol na din, kumbaga. Sobrang lodi namin tong tao. Haba-haba ng ano namin na schedule kung kailan mag-meet sa collab nga. Mm-hmm. Dumating din siya. Nagkaroon kami ng time. So ayan, nag-match din yung aming time at last. Thank you Lord. And maulan ngayon guys. So sana mamaya tumigil din to. Ayan guys, may pahabol nga pala siya. So ayan, dahil nga ito, mga shout out siya and sasagutin siyang question about TRC, kasi kukunin ko ng TRC ko dahil ang topic ngayon for TRC. So pagbibigyan ko ng konting kasagutan tong TRC. Mm-hmm. Bakit daw natatagalan ang pagkuha ng TRC? So base sa nakausap ko nung nag-apply kami ng TRC dyan, mm-hmm, sa post na nung in-apply na yung TRC namin. Actually, dito sa agency namin ngayon, hindi siya natagal, hindi siya tumagal. Mm-hmm. So, maximum na siya ng 6 months, nakuha na namin. Doon sa past agency namin, medyo tumagal. Kasi nga, nung nakausap ko yung isa sa mga staff doon ng, mm-hmm, sa console, ang sabi niya, nagpapatagal daw, iniipit ng agency. Mm-hmm. So, ayun guys, which is totoo naman, depende yan guys. Pero kung ikaw yung workers na like us na nagpalipat-lipat din, isa din yon sa mga nakakatagal ng process. Mm. Dahil yung pag-transfer ng mga documents isa din yon sa nagpapatagal. Dahil syempre, like for example, from Warsaw, lumipat ka ng Poznan, so sobrang layo nun. So it takes mga 1 month or 2 months bago matransfer nila matransfer yung mga documents mo. So, isa din yun sa nagpapatagal guys. And bukod dun is aminin man natin hindi, may mga agency talaga na pinatatagal talaga nila. Like yung agency namin before sa factory. So, yun guys. Mm. Almost 1 year kami dun pero hindi kami nakapag-appearance. Mm. Yun. And so yun guys. So, kailangan kasi is pinapalo up mo pala siya ng pinapalo up. So, kung yung agency nyo is ganun, kailangan medyo i-push nyo sila. I-push ba? Yan o. I-pull. Yun. So, kailangan nyo lang silang kalampagin ng kalampagin guys. Tulad namin, ngayon sa agency namin, which is okay naman yung agency namin, pero talagang hindi kami napapagod at hindi kami nahihiya na ipalo up siya ng ipalo up. So,
Bali, ang naging process lang nung sa amin is sobrang bilis lang talaga, guys. Natagalan lang dun sa pag-transfer ng documents. Pero mabilis ang process. Hmm. Almost 3 months lang, guys, nakakuha kami agad. Ang tanong na pala na yun, anong galing kay Marvin Magandi? Mm-hmm. Sir Marvin, so, yun po. Yung sagot hello ko. Po. And so ayan guys, kung may mga question pa kayo, so alam nyo naman kung saan kami kukontakin. Sa mga hindi nakakaalam, so ayan, ipapop-up namin ulit. So ayan, i-add nyo po kami dyan sa aming official FB page na Arjen Martinez. So ayan, pwede tayong mag-question and answer dyan and mag-friendly talk. So ayan, kadalasan ako naman po yung sumasagot dahil ang inyong lingkod po busy sa kusina. So ayan, mostly ako po yung sumasagot sa mga PM. So next mga question, nanggaling naman kay Jan Rem Bonanza. Mm-hmm. Kapag daw lumipat ng agency, bayad daw po ulit sa bayad. TRC? About TRC? Bayad ulit? Mm-hmm. Depende yan guys, kasi may mga agency naman na hindi sila nagpapabayad talaga, pero may ibang agency na pinapabayad ka, like us, kami, nagbayad kami. Hindi pa kasi tayo nagbayad sa una nating agency. So ayun, so kaya kami is nagbayad ngayon, so 445, basta mga ganun, basta wala pang 450. Nagre-range siya sa ganun, guys. Kasi ang pagkaano ni Sir Arjan, na kala niya, pag nagbayad ka rito ng TRC sa unang agency niya, pag nilipat, lumipat ka ng agency, magbabayad ka ulit ng TRC. Sir, pag nakaprocess na yung TRC mo at nakabayad ka na doon, na-stamping ka na, wala ka nang babayaran. Katulad ni Marpel, wala na siyang babayaran. Na galing siya dun sa dating agency niya. Na tinransfer lang dito, may stamp na yung passport niya. Wala na siyang babayaran. Siguro ang babayaran niya yung printout na lang. 50 zloty yan. 50 zloty siguro. Pero so, yung ayan, 500 o 450, wala na yun. So ayan, pero siguro depende din yan. Depende din yan. So kailangan mo din tanungan yung agency mo kung bakit pababayarin ka pa kung sakaling pabayarin ka kung na nagbayad. Kung expire na siguro yung dati mong TRT, i-apply, magbabayad ka ulit. Yun na nga. Yun nga siguro yung ibig niya sabihin na baka kung matagal na yung application na yun, sir, like ewan ko kung ilang months yung binibigay na allowance, parang mga 3 months ata, nabasa ko doon. 3 months ata or 6 months na hindi na, hindi na na-update yung application mo nung una. So siguro yun, baka magbabayad ka. I-apply ka ulit. Mm-hmm. Kasi kailangan mo ulit mag-process eh. Kailangan mo ulit magpasa ng mga documents mo. So ayan. So siguro ganun. Ganun yung magiging scenario. Ito galing naman to kay nagulat ako sa tanong niya. Kay Jan Rod Gonda. Mm-hmm. Hi, ano po ba ang pagkaiba ng National Visa at Schengen Visa? So ano? National Visa, nagamit lang yan dito sa, halimbawa kung saan kang country, for example sa Dubai. Sa Dubai ka, mayroon tayong karta na pan Dubai lang. Ang Schengen Visa kasi, yan ay nasakop ng mga Schengen country. So parang ganyan din siya. Hindi. Diba? Ang Qatar visa lang. Ay, oo, yes. Pero ang Schengen visa is isa din yan, di ba? Yan yung ginagamit natin para... Hindi, national visa eh. So, hindi siya... Kung saan bansa na pumunta si Jan, si Sir Jan, doon lang siya. Ayun na nga. Yun nga siguro ibig niya sabihin na parang ang national visa at yung Schengen visa is parang iisa din. Kasi nga, ang Schengen visa is magagamit mo sa Europe country. Pero may ano lang, kumbaga yung 32 countries yan, lang na yun. Ay, Sir Jan, i-clear na lang natin. Ito bang national visa na sinasabi mo, yun ang TRC na tinatawag? Yes, kasi yung, di ba, kung yun yung national visa na ibig mong sabihin is yung TRC, is, yes. Oo, yun talaga. Yan ang Schengen visa. So, makakapunta ka sa lahat ng part ng Schengen country. Schengen countries, like so, Italy, France, Germany. Makakalabas, pasok ka dyan. Mm-hmm. Pero, mayroon consequences. Hindi naman, alam mo yung labas-masok. Kailangan within 90 days? Mm-hmm. 90 ba? Hindi, pag sa Pilipinas, 90 days, dapat makabalik ka na ng bulan. Mm-hmm. Pero pag sa Schengen country, so kailangan bago mag-expire ang TRC mo, 180 ata or 185 days, kailangan makabalik ka na. Makabalik ka na. Mm-hmm.
So ayan guys, napunta na tayo sa ano. So ayan, mamaya na lang guys ulit. Abangan nyo. Siguro kung hindi kami magbablog, baka mag-live na lang kami. Kasi hindi naman talaga as in ano tong ano na tayo. Parang friendly meeting lang naman tong gagawin namin. So may isa pang pahabol na question. Ayan. Kay OFW 2011, ilang buwan daw bago nakuha ang TRC? Ilang buwan bago makuha ang TRC? So ayun nga, katulad nga ng sinabi natin guys, depende po yan sa agency at depende sa pagpaprocess nyo. Kung kayo solo process nyo talaga na ginawa, which is nagbayad kayo ng attorney and kayo mismo yung nag-apply. So sa pagkakaalam namin is within 3 months makukuha nyo na po, as early as 3 months. But pag kayo ay nasa agency or like sa direct company, siguro yun yung medyo matagal na process. Dahil nga, syempre, depende yan. Depende sa company nyo and depende sa agency nyo. Kung paano nyo nila i-process. Mm-mm. Pero depende rin sa inyo guys kung kailangan lagi kayo ina-update. Ina-update nyo din ang ina-update. Okay lang naman kahit nasa agency kayo, para kahit papano is makaless din kayo ng attorney's fee. Yun. So, kailangan ina-update nyo lang din. Ina-update nyo. I-push nyo lang na i-push. Push. Okay. Let's so, go, ayan guys. Alis na kami. Baka ma-late kami. And see you guys later. Siguro naman ngayon yung car ko walang nakakatakot na start. So, ayan guys. Bye. 1 hour later. Sis guys, finally. Nakuha ko na siya. So, ang tagal kong hinintay, ang cute ng baby. So, nakuha ko na siya, 2 years is ang ano niya, ang haba ng ating karta po dito, 2 years. So, pwede na tayong gumura ka. Gugura na tayo. Makakalipad na tayo lahat ng Schengen visa. Pwede natin pasukin ngayon. So, tanong kung may pamasahe. So ayan, same lang din yung process na. Pa rin siya. Pinaiyak mo yung baby. Yan, ito siya guys. Ang ganda dito ngayon, summer na. So sa wag po kayong magsayang ng 1 minuto, 3 minuto, 4 minuto sa panonood ng vlog namin. Dahil alam ko naman, lahat yan kapupulutan nyo ng aral, idea sa buhay nyo, o pangarap sa buhay nyo, na makakarating kayo ng ibang bansa dahil sa ideyang nakuha nyo sa amin. So huwag nyo rin kalimutan i-share at i-like kung nagustuhan yung video. Kahit hindi nyo nagustuhan, like nyo na rin. Tapos share nyo para mag-idea rin yung ibang tao. So ayan, do comment lang guys. Comment kung may mga question about sa karta po dito. At sinagot ko na rin dyan sa ibang vlog. Kung hindi kayo satisfy sa sagot ko, pwede yung i-comment at bibigyan ko ng panahon ang bawat isa sa inyo. So tanong-tanong lang tayo guys, ha? May meet up pa tayong malapit, kaibigang pinagkakatiwalaan. Yes, so see you later guys. So, abangan nyo rin yung mga update namin. Malay nyo, makatulong sa inyo to. So, mag-ingat po tayo sa bawat panig ng mundo, sa magkabilang mundo, sa mundo niya, sa mundo ko na lang kayo, para lagi tayong masaya. So, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you.